Congressman Ron Salo. Magandang umaga, Congressman Ron. Magandang umaga rin sa inyo, Clovis. Magandang umaga rin sa iyo, Ryan, at sa lahat po ng mga kakoop at kabayan po natin sa buong Pilipinas. Natutuwa naman po ako at finally, naririnig niyo po ako. Actually, kayo po ang naririnig ko po kanina. Sabi ko nga po, kitang-kita at ang lino po, gwapong-gwapo po yung makasamahan ko po ngayon. Amen, amen. Bago yung mga tanong mo, sir, ano yung mga nagpapa-inspire sa iyo, Kong, everyday? Parang nakikita namin walang problema, masaya lang, good vibes lang. Siyempre, unang-una yung ating pamilya, ang ating asawa, ang ating mga anak. Siyempre, nandyan din po yung pananampalataya po natin sa Diyos. And siyempre, every day is a new day for us to make a difference in the lives of others. Siyempre, yung mga servisyo na ginagawa po natin, tinitake po natin as opportunity po ito para makatulong din po tayo. Mm-hmm. Para lang saka, mindset natin kanina, sir. At saka sinasabi niya every day, give me five. Ayan. Kayo mga kabayan dyan nakikinig, give me five. Kung napag-usapan lang kasi namin, bising trending ngayon itong debate, napakaraming debate. Ang sabi kasi ng mga ibang tao dati na umatras itong si BBM halimbawa, ay nako, duwag yan. Kagabi maraming umatras, siguro duwag din doon. Kaya itong debate, ito naman po'y voluntaryo, magandang makita ng tao, mapakinggan kung paano siya magsalita, paano siya sumagot. Pero kung umatras siguro at may rason, di naman siguro kaduwagan ito, Kong Ron. Tama po kayo doon, Clovis. Yung desisyon po kung atin po sila o hindi, should not be taken against them. Kagaya po niya, nung umatras po si BBM nung una, nagalit na kung ano-ano mga reaksyon ng mga kababayan po natin. But of course, that is his decision kasi invitation naman po yan. So ibig sabihin, voluntaryo. So nasa sa kanyang pagdidesisyon at doon sa kanyang mga kasamahan doon sa partido kung kailangan po niya umaten. Kagaya rin po niyan kagabi, nag-debate, panood niyo rin po siguro, at kaunti lang din po. Ang nandun po ay apat lang. So marami rin po yung wala po roon. But definitely, we should not take it also against those people who are not able to attend. Kasi syempre, may mga sariling pagdidesisyon din po yan o may mga ibang mga kailangan din po nila na mahalagang puntahan. Actually, naimbita rin po tayo na pumunta po roon sa event. Pero syempre, hindi para maging panelist kasi hindi naman po tayo kasama po doon sa panelist kundi isa po kasi kung nakita po ninyo yung setup di po ba may mga tao doon yes. Sa mga tables pero nagkataon na nasa isang event po tayo, nasa out of town po tayo kagabi kaya sinabi ko nagpapasalamat po ako talaga sa opportunity na may bitahan at makasama at maging personal ko na marinig po yung mga tumatakbo bilang mga presidente. Subalit, bagamat gustong-gusto ko, sabi ko, hindi po ako makakapunta. Kaya ang ginawa ko po, habang nasa kalsada po tayo, daan po tayo, pinapanood po natin yung nasa FB na pinost po nila sa FB line. Yun. Kung sakasakaling imbitahin ka ng debate with other party list, are you willing to join? Provided hindi naman conflict yung schedule. Definitely, because we take that as opportunity para ma-inform din po yung publiko. Pero kagaya rin po na sinasabi po ninyo, syempre magdidepende din po yan kung ano po yung available na schedule din. Kasi kung may mga nauna ng mga na-schedule, medyo mahirapan din na mag-cancela, lalo na po sa panahong ito. So tatasain po natin maigi kung kaya namang ma-cancel po o mag-postpone o ma-suspend o ma-delay po yung isang event na nailatag na, syempre, pa-prioritize po natin yung pag-attend po dun sa debate para marinig po nila kung ano po yung panig o pananaw po natin. Pero kung hindi kakayanin, then syempre, kagaya rin po nung nasabi po natin, then we have no choice but to beg off. Ito'y katanungan ng isang kapitbahay kong tricycle driver. Sabi niya, sir, wala bang batas na nagre-require para mag-attend yung mga presidential ng debate? Yun ang kanyang tanong na sabi ko parang, loko-loko itong taong ito, pero tama yung kanyang tanong . Wala bang batas kong na nagre-require? Sa kasalukuyan, wala po, Clovis, na batas na ganyan. Siguro, pwede rin po nating isulong po yan pag kakataon, kapag nagkaroon po tayo ng pangatlong pagkakataon sa Kongreso, na i-require po natin na lahat po ng mga presidential candidates ay umatin po sa isang debate. It's just a question lang talaga yan, Clovis. Ano yung gagamitin mo ng platform? Of course, nung una po kasi, every time na nagpa-file, nalala ko yung Comelec po natin nag-sponsor din po ng mga debates.
yung commission elections. But the end of the day, yung information po na ganyan, wala pong may monopoly po niyan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung sino man yung may gusto na magkaroon po ng padibate, eh bukas po yan. Sapagkat at the end of the day, dun sa audience po natin, wala pong may monopolyo na sila lang po yung mayroon lahat ng platform po na yon. So, mahalaga na mas marami po yung opportunities, mas marami po yung mga platforms, mas marami po yung mga avenues para mas marinig po ng mga kababayan po natin. Kasi kung sasabihin natin, pangkalatan, isa na lang, ito lang yon, medyo mababawasan po yung pagkakataon ng mga kababayan po natin na makarinig. Kasi some people might not actually be followers of that particular program. O yung mga iba naman po, hindi po nila makuha yung signal po na yon, yung channel po na yon. Yes. O yung mga iba may mga ginagawa sa mga oras na yon. Medyo mahirapan po sila na mag-participate o makinig. Kaya ang mas mahalaga po talaga rito, Clovis, mas maraming avenues, mas maraming mga venues para makapagsalita at marinig po nila yung mga presidential boss po natin, mas makabubuti sa mga kabayan po natin. Kasi makakaroon po sila ng mas malalim at mas malawak na pagtasa doon sa mga plataforma at mga advokasya na sinusulong po at mga platforms na binabanggit po nila kung paano po nila pangatin yung buhay ng mga kababayan po natin, ay mas maririnig po ng mga kababayan natin. Alright.